Dito sa bayan ng Bulacan sa Bulacan, may isang imahe na tanging mga kababaihan lamang ang pwedeng humawak. Ito ang mahal na poong Santa Ines. Tuwing ipinuprosesyon nga ito, tanging mga eba lamang ang siyang nagbubuhat sa kanyang andas. Ayon kasi sa isang kwento, may isang mangingisda na nakakita sa imahe ni Santa Ines sa laot at hindi niya ito mabuhat-buhat. At ang siya'y papalapit na sa pangpang upang hanguin sa tubig ang batsa na kinalululanan ni Santa Ines, hindi niya mabuhat. Kaya tumawag siya ng iba pang mga mangingisda na kalalakihan para siya'y tulungan. Hindi lang nakayang buhatin. Hanggang tumawag sila ng isang babae para magpatulong. At nung kahit na nag-iisa lamang yung babaeng ito, nabubuhat nung batyang kinalululanan ng imahe ni Santa Ines. Magmula noon, tanging mga babae lang daw ang pinahahawak sa imahen hanggang sa nakagisna na ito at nilakipan ng iba't ibang paniniwala. Ayon sa mga residente rito, sasama raw ang panahon, oras na mahawakan ito ng lalaki. Tulad na lamang daw ng nasaksihan ni Joel. Nahawakan siya ng lalaki. Siguro na curious yung tao na yon, walang bagyo at maayos ang panahon ng mga panahon na yon. Sa kasamaang palad, bago matapos ang misa ng ika-anim ng gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. At yun ay nasaksihan ko. Pero bukod dito, may mas malalim pa raw na kahulugan kung bakit hindi ito pwedeng mahawakan ni Adan. Nais daw kasing panatilihin ang pagkadalisay ni Santa Ines tulad ng naging buhay niya sa mundong ibabaw. Niyakap niya ang pananampalatayang Kristiyano. Meron siyang spiritual spouse. At ang kanyang spiritual spouse o ang kanyang pang-spiritual na esposo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tradisyong ito tanggap naman daw ng mga kalalakian sa lugar. Bagamat tanging babae lang ang nakakahawak, may mga lalaki pa rin deboto. Halimbawa po, arawan niya, yung panyo po, ay pinapahid lang po ng mga babae, tapos saka binibigay sa lalaki po. Pero po, yung iba lang nakakaano, ginagana naman po nila, yung paniniwala na nakalakhan na namin. Pero kayo po, miss, deboto po? Ako po, miss, ay ginagana po namin. Ang ilan namang mga kababaihan, naniniwalang milagroso ito. Tumatawag ako sa kanya. Matutulog niya ako nila. Madigay ko rin itong kama, ano na ito, kapa. Hindi ko inaalis sa kanya. Pag mahihigaan na ako, lalagay ng asawa ko yan. Maraming inoperahan dito sa suso, ala na. June 10, nag-collapse ako. Second stroke ko. Eto, pero eto, napatayo pa rin ako. Pero ako yung talagang bedridden na. Iba't iba man ang paniniwala, iisa lang daw ang mahalaga. Ito ang pagpapakita ng masidhing pananampalataya. Pinakamahalaga doon is to give also the proper catechism to the people of God. Na hindi dapat lamang yun ang titingnan natin na may unos ba, may kalamidad ba, or what. Kundi ano yung ipinapahiwatig, ano yung lalat. For me, yung spiritual aspect pa rin ni Santa Ines ang nasa isip ko. Mav Gonzalez, GMA News.